sino yung mga taong nasa phase 2? Okay? So yung mga taong nasa phase 2, yan yung nakapili na ng training provider, 'di ba? At nag-aaral na, 'di ba? Nakapili ka na ng training provider mo, kung ano man yung napili mo, nag-bootcamp ka man, nag-modules ka man, nag-online course ka man o nagse-self-study ka, ito na yung mga kailangan mong malaman pag nasa phase 2 ka na, 'di ba? Number 1. Okay? Kapag ikaw ay nasa study phase na, 'di ba? Kailangan kasi yung galing ka na sa phase 1 papunta ka na phase 2, ah, hindi ka pa nag-uumpisa mag-aral, ah, 'di ba? So bago ka mag-umpisa dun sa studying phase mo, kailangan mong hanapin yung motivation mo to continue dun sa study mo and tapusin mo, 'di ba? Iyon yung kailangan nila bago ka mag-start, palagi yun, bago ka mag-umpisa ng kahit na anong bagay na gusto mong gawin, lalo na yung medyo mahabang mga endeavors, kailangan mong isipin bakit mo ba gusto to? Bago ka mag-umpisa, parang ano, kunyari, mag-gym ako, di ba, mapapayat ako ilang months, di ba? Ano yung motivation ko, gusto kong gumaan yung pakaramdam ko, yun yung palagi mo iisipin, di ba? Palagi mo isipin sa sarili mo, ano yung nag-motivate sa'yo na mag-umpisa para matapos mo yung pag-aaral mo. So, ganito ha. Ang problema kasi sa number one, marami tayong mga pitfalls, yung mga umabot ng hanggang phase 2 lang din na umusog, di ba? Bakit? Maraming ito yan, maraming yan. Nag-umpisa, excited. Mama, excited na ako! Yes, kaya doon ako! Tapos message ako na araw-araw. Tapos pagkato nga, ano, mga isang buwan, ba din ako nakakausap? Hindi ko alam kung nag-gets niya na kung paano ako magturo o wala na, nag-Mobile Legends na kinarir na. Diba? Kasi may mga taong ganyan, umpisa, excited, diba? Nahirapan lang once, ayaw na. Diba? May mga ganun. So, lagi mong tatandaan sa sarili mo. Lagi mong tatandaan sa sarili mo. Yung CCNE niya, lagi sinasabi, gumagawa ako ng paraan para maging madali siya, oo. Pero may mga part talaga na parang ang hirap. Kasi kung galing ka sa zero knowledge, tapos talagang dinadala mo yung sarili mo sa utak na pang network, di ba? Medyo mahirap kasing iusog yung utak mo sa kung nasaan man siya ngayon. Papunta dun sa may kung saan mo gustong pumunta. Lalo kasi intellectually, masakit sa ulo yun eh, di ba? So, inuusog yung nire-rewire mo yung brain mo. Di ba? Yung medyo nahihirap, maka may mga bagay na minsan, hindi mo siya maintindihan. Minsan may mga ganun talagang bagay. Ako talaga, di ba, ano ako, RHCE ako, Red Hat Certified Engineer ako. Pero hindi ako nag-umpisa na magaling ako sa Linux. Sinef-study ko lang yun. Di ba? May mga times na hindi ko maintindihan. Ang dami kong libro. Meron yata akong 15 Linux na books noon. Ang dami. Hindi ko maintindihan. Paulit-ulit kong binabasa. Basa ko, hindi ko mag-gets. Babasahin ko ulit, hindi ko mag-gets. Mga ano ko na yung utak ko, hindi ko maintindihan. Bakit? Hindi ko mag-gets. Hindi ko talaga mag-gets. Ang ginawa ko, inaaraw-araw ko siya, hindi ko siya tinatantanan. Gusto ko talaga yung RHCE na yun, di ba? Inaaral ko. Isang araw na lang, parang meron akong divine providence na ano, sinaniban ako ng something na biglang all of a sudden, yung mga bagay na hindi binabasa ko, hindi ko maintindihan, na walang natuturo sa akin na iba. Ako lang, paulit-ulit ko lang binabasa yung libro na yun. Hindi ko maintindihan kasi kailangan ko yung chapter na yun para makapunta ka sa chapter 2. Chapter 1, hindi ko mag-gets. Hindi ko maintindihan. Diba? Pero yun nga, hindi ko siya tinantanan. Yun ang meron ako, hindi ko siya tinantanan. Eventually, isang araw, nag-gets ko siya. Hindi ko maintindihan. Parang ano, parang, alam mo yung, hallelujah! Parang ganun. Alam mo, parang ako sinaniban ng divine intervention, bigla ako naintindihan. So, ibig ko lang sabihin, hindi, may mga times talaga na mahihirapan ka. Mahirap talaga yan eh. Diba? Pero kailangan mong siyang pagtiyagaan. Isang araw na lang magugulat ka, biglang magigets mo yan. Hindi mo alam kung bakit, baka nakainom ka ng magandang kape. Diba? So, wag mo lang siyang tatantanan. Magigets mo siya eventually. At lagi mong tatandaan sa pag-aaral mo, it's supposed to be hard. Diba? Otherwise, everyone will be doing it, 'di ba? So yung path mo, yung journey mo towards a networking career, yung unang step mo, yung CCNA na yan. Sinasabi ko, gagawa ako ng paraan na maging madali siya sa iyo. Pero may mga times na magiging mahirap. May mga times na magiging mahirap. It's supposed to be hard. Maging masaya ka na mahirap 'yan. Kung hindi, asus ko mas mahirap na pumasok kasi ang dami ng CCNA, ang dami ng network engineer. Hindi na nursing ang uso.
Diba? Ano na? Network engineering na. Diba? Di mas marami kang competition. Diba? So, yun yun. It's supposed to be hard. Otherwise, everyone will be doing it. Di kaya nga ako, lagi ko sinasabi dun sa mga pamangkin ko, yung mga pinsan ko, na papunta pa lang sila ng college, yung mga nag-iisip, kung anong kukunin nila na course. Mga sinasabi ko, mag-engineering ka. Hirap yung engineering, ano na lang ako, mag-management na lang ako, madali na entrepreneurship, mga ganyan. Entrepreneurship, di ka nga nagbeta na skate sa bahay niya, ay mo magbeta na yellow, tapos gusto mo entrepreneurship, yung kunin mong kurso, eh mag-graduate ka, ano mangyari sa'yo, di ba? Ay, kasi madali yun eh, ang hirap naman yung engineering na yun, mga ganun-ganun, di ba? So, parang ano yun, indirectly proportional yun eh. Pag nag-college ka, kapag yung course mo madali, may napaganap ng trabaho, di ba? Di ba? Pag nag-college ka, ang course mo mahirap, madali kang magganap ng trabaho. Bakit? Kasi konti lang kayo dun. So, dun ka palagi sa konti lang kayo. Di ba? So, yun yung lagi mong tatandaan. So, para sa mga tao na excited lang palagi sa umpisa, tapos pag nahirapan na, ayaw na, tandaan mo, dapat lang yan maging mahirap. Kaya malaki binabayad sa atin kasi nahirapan sila dyan. Pero once na gets mo na yan, madali na yan. Gets mo? Oo. kailangan mo lang siyang tiyagain. Diba? So, yun yun. Next, number 2. Teka lang. Yung may mga nagtatanong dito, nitignan ko lang uli yung aking cellphone. Working ng not related to network, ilang hours ang need i-dedicate pag nag-online course. Mamaya pag-usapan natin yan. Nasa number 3 pa yata ako yan eh. Ay, ito na pala ako! Ayan. So, pag nasa studying phase ka na, pag nahanap mo na yung motivation mo, isulat mo. Diba? Yun yung like kong sinasabi. Kasi lagi mong isipin, ano ba yung nag ano ba yung pa-make excited sa'yo? Diba? Balik muna ako dito sa minakalimutan ko eh. Diba? Ano ba yung naging, nagsanhi? Bakit ka naging excited? Lagi mong isipin, kasi iba-iba yan eh. Iba-iba yan. Iba-ibang tao, iba-iba yung motivation eh. Diba? May mga tao na gusto nila ng career growth, nabuboard na sila, na-stuck na sila doon sa may trabaho nila, forever na sila hindi na-promote, kung ano man yung trabaho mo. Diba? Gusto mo ng extra money, syempre, 'di ba? Lahat naman tayo nagtatrabaho, 'di ba? Gusto natin libre, 'di ba? Lahat naman, syempre gusto natin ng pera para makatulong ka sa family mo, makabili ka ng anumang gusto mo. Lahat tayo gusto natin 'yan, pera, 'di ba? So, isa pa rin motivation, career growth, money. Ako naman sa akin, so fulfillment, 'di ba? So ako, ano, gusto ko talaga, kaya ako nag-aaral kasi gusto kong fulfilled, gusto kong matutunan 'yan eh. Ganun yung palagi eh. Alam mo ako, sa dami ng mga naturuan ko ha. Alam na alam ko nung dati nagtuturo pa ako sa Mnet kasi nakikita ko face to face yung mga estudyante ko actually. Tawag doon. Alam ko yung mga itsura ng mga malayo mararating itong batang to kasi ano eh, pag natuturo ako talagang diretso to nakikinig ng ganun, parang may atraso ako sa kanya. Kaya lang ganoon, talagang very focused makikita mo 'yung mga taong ganoon, 'di ba? So may mga taong umpisa pa lang alam na nila kung anong gusto nilang mangyari, bakit sila nagte-training, bakit sila nag-aaral, 'wag mo kakalimutan 'yun palagi. So depende sa iyo. Ako naman kasi ako ang palaging nagpapa-excited sa akin kasi gusto kong mag-rank up. Gusto kong ranking palagi. Gusto kong tumaas 'yung certification level ko palagi 'yon. Okay, next. O, balik na tayo. 'Yon, ulitin ko. Hanapin mo 'yung motivation mo bakit ka nag-umpisa. Isulat mo 'yan palagi kasi talaga sa haba ng aral mo makakalimutan mo 'yan eventually. So kailangan palagi mo siyang ipaalala sa sarili mo, ganun. Anyway, next. Kapag nandoon ka na sa studying phase, ito na 'yung tinatanong sa akin kanina nung isa. You need to find time to study. Ayan. Kailangan mong maghanap ng saan na ba yung ballpen ko dito? Maghanap ka ng oras para mag-aral. Ngayon, kung maghahanap ka ng oras para mag-aral, kailangan mo munang i-categorize yung sarili mo saan ka dito. Part-timer ka ba? Full-time ka ba? Full-time studier ka ba? O part-time ka? May full-time ka ba? O part-time? Kasi pag sinabi kong full-time, dyan pumapasok yung mga fresh graduate na looking for a job. Diba? O kaya in-between jobs. Ayan yan. Fresh graduate
or in between jobs, full-time ka. Diba? So, part-time na nag-aaral na nasa study phase, yun yung mga nagtatrabaho. So, pag-usapan muna natin yung mga full-timer. Diba? Ito sina full-time. Ito, since full-time ka, paano ka maghahanap ng oras mo para mag-aral? So, ganito yung tamang mindset. Diba? Kung full-time ka, nag-aaral ka, bakit? Kasi, pinre-prepare mo yung sarili mo para dun sa may trabaho na gusto mong mapuntahan. Dun sa career na gusto mong puntahan, tama ba? Yun yun eh. Diba? So, ngayon, since ano ba sinasabi ko? Since full-time ka at nasa career preparation ka, isipin mo sa sarili mo na yung pag-aaral mo, na yung studying mo, yan yung trabaho mo ngayon. Eh, so, pag tinanong ka, anong trabaho mo? Ang trabaho ko ngayon, mag-aral. Di ba? Nag-aral ako. Full-time studier. Full-time student ka. Guess, anong ibig ko sabihin kung full-time student ka? Ay, mga full-time, mga fresh graduates, in between, at saka yung mga taong in-between jobs. Di ba? So, ibig sabihin, i-prepare mo yung sarili mo kasi pa magtatrabaho ka, ang trabaho natin yan ay 9 a.m. to 5 p.m. Tama ba? Oo. So, ibig sabihin, yung 9 a.m. to 5 p.m., yan yung 5 p.m., yan yung study time mo. Gets mo? Kasi full-time ka. Ang trabaho mo ay mag-aral. Hindi part-time ang trabaho, hindi part-time ang pag-aaral mo. So, kailangan, ibig sabihin, gumising ka ng maaga, di ba? Gumising ka ng mga 8 or 7, maligo ka, mag-almusal ka, kung ano man, dapat 9 a.m. pa lang nandun ka na sa lamesa mo at nag-aaral ka na kasi trabaho mo mag-aral. Full-time ka nga eh. Gets mo? Diba? Diba? Ako nga eh, sa totoo lang ha, ako, although nandito lang ako sa bahay kasi nga talaga, ang trabaho ko ngayon, ang trabaho ko naman, hindi mag-aral din, diba? Ang trabaho ko ay mag-create ng content para sa inyo, diba? So, sa ngayon, gumagawa ako ng libro, bago magawa ako ng course, nade-develop ako ng mga courses na i-release ko in the next couple of months, di ba? So, ibig sabihin, ang trabaho ko ay ako isang content creator. Feeling ko, content creator ako. So, yung ginagawa ko, maaga din akong gumigising, di ba? Ang gising ko, 5 a.m. kahit nasa bahay ako. Diba? 5 a.m. gumigising na ako kung ano man yung ginagawa ko sa buhay ko, naliligo ako, naglinis ako, nag-almusal na ako. Minimake sure ko na bago mag 9 a.m. nandito na ako sa lamesa ko at nagtatrabaho na ako. At hindi ako nakapambahay. Gets niyo? Nakaayos ako na para ako papasok sa opisina. Kasi trabaho ko yun. Nagigets niyo? Kasi inaayos ko yung mindset ko kasi kung palakad-lakad ka sa bahay nyo, naka-boxer ka lang, o kung ano man yung ginagawa mo, parang alam mo yun, lalamya-lamya attitude ka. Isipin mo sa sarili mo, nag-aaral ka, full-time ka, trabaho mo yan, you need to wake up every day na maaga at mag-aaral ka na 9 a.m. to 5 p.m. kasi the sooner that you finish yung study mo, the sooner that you can find yung actual job mo. Na naiintindihan mo, full-time ka kasi. Guess nyo, so ang mindset mo, nagtatrabaho ka. Ang trabaho mo, ano? Studying. O, yan yung mga full-time. Okay. Next, paano naman mami yung mga part-time? Ito na, yung mga part-timer na nagtatrabaho. Palitan natin color ng ballpen ko. Paano mami yung mga part-time? Paano naman kami? Diba? Paano kami? Ito. So, yung mga part-time, yung mga working, geto naman siya. Diba? So, anong gagawin mo? Kailangan mong i-check yung schedule mo kasi yung mga nagtatrabaho, di ko pwedeng ibigay sa inyo anong gagawin mo kasi iba-iba naman yung oras nyo ng trabaho, di ba? So, ikaw, kapag mag-aaral ka, nandun ka sa may study phase, kailangan mo mag-reflect kung ano yung available time mo. Ano yung available time mo to study? Ano yung pwede mong ibigay doon sa pag-aaral mo na time? Okay? So, ngayon, kailangan mo malaman na yung CCNA, yan ay divided into two categories. Panag-aaral ka na, ha? So, meron tayong lectures and theories. Meron din tayong hands-on. Okay. So, ma'am, anong kinalaman? So, ganito, ha? So, ibig ko sabihin, kasi kung nagtatrabaho ka, kailangan mong i-separate yung aral eh. Lectures and hands-on eh, di ba? Sabi ko nga, ang mga part-timer, kailangan mo talaga maghanap ng oras, di ba? Huwag kang, maghanap ka ng mga available time mo. So, ano yung mga pwede mong available time?
Okay, mag-aral ka ng lectures and theories kapag nasa pagpapasok ka sa opisina. Traffic sa umaga. So morning traffic, aralin mo 'yung lecture, 'di ba? Pwede mo pa ulit-ulitin 'yung lecture buong maghapon, 'di ba? Tapos pagpauwi ka, nata-traffic ka din, aralin mo uli 'yung lecture, 'di ba? Bago ka matulog, 'to nagpapaantok ka naman, 'di ba? Naglalaro lang tayo, tapos nanonood lang tayo Netflix, nanonood lang tayo ng TV, 'di ba? Lecture uli 'yung panoorin mo. I-substitute mo 'yung mga normal na ginagawa mo kasi kailangan mo talaga ng sacrifice, 'di ba? I-substitute mo 'yung normal na ginagawa mo para mag-aral ka ng lectures. Guess mo? And kapag may break ka sa office, guess mo, ito talaga kailangan mo talaga, kapag part-timer ka at gusto mo talaga yan, kailangan mo talaga ng dedication. Guess mo, kailangan very dedicated ka kasi talagang lumanakaw ka lang talaga ng time to study. Nag-guess nyo? So, asa mo ulit, pagka-lectures, okay, para maaral mo yung lectures, diba, aralin mo siya sa morning traffic, sa evening traffic, bago ka matulog, at saka pag may break ka sa office, pwedeng paulit-ulit kung hindi mo magets, as long as inaaral mo siya. Nagigets niyo? Ngayon, yung hands-on mo naman, yung kailangan mo talaga mag-configure kasi kasama yan eh, 'di ba? So may configuration part tayo ng study mo sa CCNA. So 'yun, ang gagawin mo, aralin mo siya kapag rest day mo. Gets niyo? So malamang yung rest day mo dalawang araw, 'di ba? So meron tayong 2 days na rest day eh, 'di ba? So yung unang araw, first day mo ng rest day mo, mag-aral ka ng mga 6 to 8 hours. Mag-hands-on ka ng 6 to 8 hours doon sa may first day mo. Sa second day, 4 hours lang. Kasi papasok ulit sa susunod eh. Di ba? So para ano mo rin yung sarili mo. So yung hands-on mo, gagawin mo yan sa rest day mo. Yung lectures and theories mo, aaralin mo yan sa araw-araw. Yes mo? Kung gusto mo talaga yan, sinasabi ko sa inyo, yung parang ano-ano, minsan paulit-ulit na ako, napaka-redundant ko eh. Yung CCNA niya, parang simple-simple lang. Pero, yan yung unang hakbang mo, papunta dyan sa career na gusto mo, di ba? So, lahat tayo, kailangan natin mag-sacrifice, di ba? Para makarating tayo dun sa may final na gusto mong mangyari. So, yung mataas talaga yung sacrifice para sa mga part-timer, naiintindihan ko yun kasi dati na nagtatrabaho ko, pumapasok din ako ng Sabado, nag-aaral ako. Diyos ko, tingnan, hirap na hirap ako mag-get. Sasaksak na ulo ko, saka-boring yung instructor. Kainis. So, ibig sabihin, kailangan mo talaga magbigay ng dedication. So, yan ang suggestion ko. And, meron akong study plan. Okay, so ganito ha. May study plan na ako na ginawa para doon sa mga estudyante ko. Nandun siya sa YouTube channel. Mamaya, bibigay ko na sa pagkatapos na ito, bibigay ko siya yung mga links para ma-download mo yung study plan na yan. Tapos, i-alter mo na lang siya dun sa may available mo talaga. Okay? So, yan yung talaga. Pag nasa studying phase ka, ito talaga, you need a lot of reflection. You need to find time to study. Ang mga full-time studier, di ba? Full-time mo aralin mo yan, trabaho mo ay mag-aral. Sabi ni Christian Sanchez, after office 3 to 4 hours with Ma'am Lynn, nagsaselos na girlfriend ko. Eh, sabi mo naman sa kanya, worth it yan, di ba? So, yung mga dati kong estudyante, alam mo, ano yun eh, mga, kita mo, hirap na hirap sila mag-aaral nun. Alam mo, magpapakasal, mga bongga na sila, di ba? Kasi nga, syempre, patatrabaho mo, lahat naman talaga mahirap, so, kailangan na sacrifice sa umpisa. Sabi ni Ek, ako ma'am, aral ako after office, spending 3 hours a day study, tas yung task, inuwi ko sa bahay. So, tama yun. Diba? So, kailangan nyo talagang magbigay ng yun nga, sabi ko sa inyo, kailangan mong konting sacrifice. Sandali lang naman yan, hindi naman yan forever, di ba? So, yung sacrifice mo ngayon, magiging malaki yung return sa'yo. Hindi ka gumagawa ng wala lang, di ba? Parang ako, nagsasayang nagsasayang ako, oh, naglalaro ko Mobile Legends, hindi naman ako magiging, hindi naman ako ikayayaman yan. Di ba? So, lagi mo iisipin, yung aral mo na yan, para yan sa family mo, kung wala ka mang family, sa future family mo, di ba? So, yun. Daryl Tejares, Ma'am Len, gusto ko ta maging instructor. Yay! Sige. So, sa pa mga nagtatamang ano dito. So, part-timer po, mag-start pa lang to study sa Reynaldo Evangelista Pagador. Oh, so, Reynaldo, kailangan mo ng dedication, reflection. Kapag nandun ka sa number 2, kailangan mong gawin yan talaga pagkapapasok ka dyan sa studying phase. Kasi pagka tinalo na mo, ano ka, para kang ano, tatalo na swimming pool, wala kang plano, malululod ka. Diba? So, sa studying phase, bago ka mag-umpisa, reflect ka muna, ano motivation mo,
kumuha ka ng study plan, study schedule mo, mag-set aside ka ng time. Kasi medyo mahaba-habang dedication yan. Hello ma'am, ma'am Fido, magamit ko ba ba dyan? Mamaya pag-usapan natin yan. Okay? So, yun. Study plan. Bago ka mag-umpisa, magplano ka muna. Diba? Huwag kang sugod ng sugod. Diba? Kailangan meron kasi nusundan na schedule. Oo, ganun yun. Okay, next. So, pag nahanap mo na yung motivation mo, sulat mo, gawa, print ka ng mga ano, motivational whatever. Diba? Tapos nagay mo sa wall mo. Diba? Para mag-motivate, ma-motivate kami sa kailangan talaga natin yun eh. Alam mo, minsan lang tayo problema na natin motivation eh. And next, yun nga, gawa ka ng study plan. Ano pa yung mga pangatlong problema ng mga tao na nasa phase 2? Roadblocks. Roadblocks! O, teka. May mga roadblocks tayo eh. Kasi may mga bagay talaga na ano pumipigil sa atin, di ba? Talaga problema natin lahat. Excited tayo lagi, palagi sa umpisa. Tapos, may mga pipigil sa'yo na mga bagay-bagay. So, ano ba yung mga bagay-bagay na posibleng magpigil sa'yo, di ba? Ayan, procrastination, di ba? Ako dati di ko alam kung ano yung procrastination. So, procrastination, ka-schedule ka ngayon, di ba? Na nagawa mo na. Napag-isipan mo na yan. Gumawa ka na ng study plan. Schedule mong mag-aral ngayon. Eh, medyo masama yung pakaramdam mo. Bukas na lang yan, di ba? Bukas na lang. Tapos bukas na, ha? Tamatak, bukas na lang. Tapos sumunod, ay, bukas na lang. Tapos kakabukas, bukas mo na, kalimutan mo na yung inaral mo. Patay tayo dyan, di ba? So, pa nag-aaral ka, kailangan mo palagi ng continuity. Gets mo? Kasi naumpisahan mo na, parang ako, ano eh, minsan nag-gym ako eh. Ano, may trainer ako eh. So, pag nag-umpisa ako, gusto ko kasi boxing-boxing eh. So, sapakan lang kami dalawa eh, di ba? So, pag matagal na ako hindi nag-gym, pagka bago kong dating doon, yung trainer ko ginagawa niya, mga simpleng ano eh, job state lang kami. Parang konti na hindi niya ako pinipilit. Diba? Kasi, ano eh, nag-build up ka ng stamina. Gets mo? So, sa second day, dinadagdagan niya ako ng gagawin. Kasi nga, medyo nabibuild na ako stamina. Third day, ganun, build it. Fourth day, sipag ko. Fourth day, excited ako eh. Papapayat ako eh. So, apat na session, sunod-sunod, nandun ako. Kabahisan lang, tatamad din ako ng fifth day. Tapos 6th day, 7th day, 8th day, tsaka ako babalik sa kanya pagkatapos ng 2 linggo. Ay, nako, balik kami sa umpisa, hinihingal na naman ako. Guess nyo, so, nung 4 na araw na sunod-sunod, kaya ko nang 5 minutes sunod-sunod na nagsasapakan kaming dalawa eh, di ba? Hindi ako tumitigil kasi mataas yung stamina ko eh. Pero 2 linggo ako di bumalik ng gym, nawala lahat yun. Nag-guess nyo, so balik ulit kami doon sa umpisa. I guess nyo, so same din sa pag-aaral mo. Nakuha mo na yung momentum mo. Eh, tumigil ka. Ayan yung nangyari sa'yo, nakalimutan mo, di ba? Eh, ang lecture natin, ang pag-aaral mo, yung inaaral mo na advance, nagbibuild up yan. Nag-guess nyo, so parang muscle yan, di ba? So parang nagbo-boxing ka, di ba? Jab-jab straight ka lang sa umpisa, sumusunod, hook ka na, ma-uppercut ka na. Nung umpisa, one minute ka lang na nakikipagsapakan sa trainer mo, sumunod, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, di ba? So, tumataas yung stamina mo, pero pag tumigil ka, yun nga, mawawala. So, same thing sa pag-aaral mo, nabibuild up sila, pag tinigil mo, uulit ka ulit sa umpisa. Guess mo? Nandito ka na sa ano eh, sa ka na ba? Kunyan, nasa routing ka na, nasa... Yay, JP ka na. As tumigil ka. Makalimutan mo yun. Ay, nak ng tokwa. Lalo ka tatagal. Pag nagpo-procrastinate ka, tumatagal ka. Kailangan mo ng continuity. Gets niyo? Kailangan mo ng continuity. At ito ang tatandaan mo. Uulitin ko sa'yo. Diba? Sabi ko nga, yung pag-aaral mo ng CCNA, mahirap yan, oo. Hindi mo naman sana madali yan eh, di ba? Madali mag-aral. Pero kasi ang kalaban mo palagi dyan, sarili mo. Ako din alam ko yan eh, nararamdaman ko. Di kasi CCIE ko, di ko matapos-tapos. Nandang ako sa pangatlong level. Ikaw nasa CCNE. I feel you, di ba? You feel me. You feel ya, di ba? Ano pa nag-usapan natin? Ah, yun, naging. So, balik ako sa procrastination ha. Napapatagal-tagal ka. Tatandaan mo, ulitin ko, marami akong estudyante. In 3 years time, ulitin ko, 3 years, 4 years, lalo na yung mga 6 years ko na dating estudyante. Imagine, pag nag-a-apply ka, di ba lagi tinatanong sa'yo, where do you see yourself 5 years from now? Ano nga ganun tanong eh, di ba?
So, yung mga estudyante ko na talagang gigil, nakikita ko talaga sana sa mukha nila, parang ako panituturo ko, parang ako may atraso sa kanila. Alam mo, ito sa gigigil sila, gusto na matapos, nagbabasa sila, ganyan, di sila mapakali. Yung ano mo, yung gusto nilang matuto, yung na ano mo, na-activate mo yung, na-activate ko yung gigil nila mag-aral. In 3 years from being a call center agent, hindi lang nga sa call center na tech support, ano sila, customer service, di ba? Ako nang call center din naman ako, naiintindihan ko yan, di ba? Galing sa isang customer service agent, nag-aral siya na CCNA, nanggigigil siya in 3 years to 4 years time, nasa senior network engineer position na siya. Di ba nga yung binigay ako sa inyo na ano, na letter sa ako, isang estudyante ko, di ba? From call center IT support siya. 3 years ago, nag-enroll siya saan 2016, patigil-tigil pa yan, sa online ko ha. Nag-enroll siya saan 2016, patigil-tigil pa siya. Ano ba ngayon? 2019? Oo, mag-start na siya daw doon sa may trabaho niya as senior network. Ang sarap-sarap pakinggan. Infrastructure. Sana ganyan din yung, sana all, no? Engineer sa enterprise. Gets nyo? From zero, diba, na nag-uumpisa nung 2016, ilang taon lang ba yan? 3 years? Senior network infrastructure engineer na siya. Next year, pwede na siya mag-abroad actually. Diba? Triple, 4 times na yung sweldo niya galing dito sa Pilipinas. Kasi hindi siya nag-procrastinate. Nag-procrastinate pa nga raw siya eh. Kasi napatagal-tagal din siya eh. So, lagi mong isipin, di ba, etong inaaral ko na to, kaya niya akong i-elevate into a bigatin na job position, job title. Diba? Yung mga estudyante ko nasa Singapore na sila, taas na mga position nila, diba? Kasi hindi sila nag-procrastinate. Every time na magpapaliban ka doon sa may schedule na ginawa mo, lagi mong iisipin yan, yung estudyante ni Ma'am Len, 3 years lang senior network infrastructure engineer, parehas na kami na pinag-uumpisahan ngayon. Nagigets nyo, ako natutulog ako, napapatagal ako, mas mataas pa yung level ko sa Mobile Legends kaysa doon sa may inaral ko. Naiintindihan nyo, mas marami pa ako natapos na movie sa Netflix kaysa doon sa may lecture na dapat kong panoorin. Naiintindihan nyo, isa din sa mga kailangan mo dito, so number 2, pag may jowa ka, may asawa ka, di ba, kailangan mong paintindi sa kanila na hindi ka muna available for the next ilang months. Diba, kung gusto nila, doon sila sa tabi mo, habang nag-aaral ka, doon sila sa tabi mo, huwag sila maingay. So, gano'n, kailangan mong isipin yon, okay? So, yun yung problema mo sa procrastination, lalo kang tumatagal kapag ka nagpo-procrastinate ka. Ah, next, number 2, ito yung mga nakakaasar, self-doubt. Diba, nandun ka na sa studying phase, na-motivate ka na, yes, excited, mga excited sa umpisa, gumawa ka na ng schedule, habang nag-aaral ka, tinamaan ka niyan. Self-doubt. Kaya ko ba talaga to? Ang hirap. Worth it ba to? Diba mga ano eh, mga ganyan. Kaya ko ba to? Diba mga ganyang tanong, mga kainis? Diba? Eh, sa totoo lang, ako talaga. Hindi mo ako matalino eh. Ewan ko. Sabi na tatay ko matalino ka, alam mo ng mga magulang mo eh. Kaya ito mga Diyos, syunga-syunga ka. At talino ka anak, mga ganyan. Diba, hindi ako yung pinaka matalino sa school, 'di ba? Nung nag-college ako, ingay ko pa yung ginagawa ko doon. Ano na puta ako sa ano, BS Bio, nag-pre-med ako no. Kaya nga marami akong friends na ano, med students. Ako yung pinaka bobo doon eh sa ano, sa classroom namin. Kaya nga yung mga 'yon, yung mga kaibigan ko na 'yon sa bio, mga doktor na sila ngayon. Pagka ano, pagkakikita nila, hindi sila makapaniwala na ano, na tanito na gusto, mahilig pala akong magturo. Hindi ako mahilig magturo, gusto ko lang dumaldag. Ngayon, daldal ako ng daldal, di ba? Di ba? Kasi ano pa, mahihain pa ako. So, totoo lang, ayaw niyo maniwala sa akin, mahihain talaga ako. Hirap na hirap ako yung ano, yung pagpunupunta ko sa harapan, yung teacher ako, si Sir Roda. Pero hindi ako galit sa kanya, isa sa mga pinaka influential na professor sa buong buhay ko, si Sir Roda. Si Sir Roda, pinangalanan niya. Lalo ko pinapayaan nun. Nakakainis niya eh. Minsan nahihiya na ako mag-recitation. Paborito ko. Lagi na lang. Ako na nga yung mahihiyain. Ako pa yun nandun sa harapan. Pinag-recite niya ako. English yung teacher ko na yun. Eh, ang dami ko mga classmate na mga foreigner. Tapos,
Mahilig pa yan yung ano, yung meron kaming mga essay, tapos tawa ng tawa dun sa mga grammar ko, tapos papabasa pa dun sa mga classmate ko na foreigner, nakakahiya. hindi talaga ako ganun katalino, pero, kasi si Roda, nung malis na ako ng UST, nakita kami, sabi niya, bakit ka aalis? Nalungkot naman siya. Ewan ko, naalala niya pa. Sabi niya, ako yung most improved student niya. O, papanis ka, di ba? Kasi, ako naman kasi, dinitingnan ko ano ba yung mahina ako. Di ba? Kung mahina ka dyan, di, gawin mo ng para maging malakas ka doon. Di ba? Hindi yung forever ka na lang na mahina. Kailangan man laban ka. Di ba? Yun eh. Kasi ako, si Bopol sa English na lagi na ako pinapaya ni Sir Roda. Di ba? Ang dami niyong sinasabi kasi dapat gawin mo to para umayos yung grammar mo, gawin mo to. Dapat basa ka, ang dami niyong pinapabasa noon, hindi ko naman ginawa, ang dami pinapabasa, wala akong pambili, pinabibili niya ako. But anyway, sinunod ko siya. And the breakout niya ako doon sa shell ko ng kabubuhan sa English. Na gets niyo? So, hindi lang sa English ko na-apply, yung mga natutunan ko doon kay Sir Roda sa buhay ko din. Gets niyo? Yun. Hindi ka forever mahina. Diba? Ang problema mo lang yung mindset mo. Diba? Yung ano nilalagay mo sarili mo sa shell. Wag ganun. Diba? Ako naman kasi, maghanap ka ng competition mo. Ako, I love competition. So, yun yung talagang akong naghahanap ako ng kakalabanin eh. So, pag-gigigilang kita eh. sigurado din ka na doon ako sa mas mataas sa'yo, di ba? So, yun yung mga ganun. Asan pa ba ako? Ito pa, pag-usapan natin, may mga sinasabi na, ang hirap? Worth it ba to? Worth it ba lahat yung mga paghihirap ko na to? Ang hirap naman tong inaaral ko? So, ang tanong ko sa'yo, kung ito yung number 2 na sinasabi mo, ang hirap, worth it ba to? Bakit? Mayroon ka bang, do you have anything to lose? Diba? May mamawala ba sa'yo kung mag-aaral ka? Meron? Wala naman na. Pag nag-aaral ka, you have everything to gain, nothing to lose. Diba? Bakit? Busy ka ba? Yung alagot tanong, busy ka ba? Diba? At ayaw mo mag-aaral dyan. Dami kang ginagawa. Diba? At ayaw mo nga available time, kahit pa nga nagtatrabaho ka, may available time ka palagi. May time ka manood ng Netflix. May time ka mag-Facebook, may time ka manood na YouTube, ang dami-dami mong time, sinasayang mo lang, di ba? Kailangan mo lang siyang i-allocate sa mas beneficial na bagay. Kaya sabi nga sa akin ng tatay ko dati nung high school ako, sabi niya, ay ko pa, magkasine nung mga classmate ko. Magkasine? Magkapera ka ba dyan? Sabi ko, manood lang ako sine, kailangan ba ako magkapera sa panonood ka sine? Yung tatay ko kasi negosyante yun eh, kaya ganyan niya lagi na lang. Ako, pa meron kaming sa school. Pumunta ka na naman doon, isa ka ng oras mo doon, magkakapera ka ba dyan? Lahat na lang, magkakapera, nakakainis. So, panahimik ko na sabihin, pangit na yung delivery niya kasi high school ako eh. Pero ikaw sa'yo, sa moment ng buhay natin yan, na ba age natin mo, ikaw ngayon, nakikinig ka sa akin, nasa mid-20s, late-20s, early-30s, nasa late 30s ka na, early 40s, nasaan ka na, nasaan ka na doon sa age na yon, 'di ba? So ibig sabihin bawat minuto ng buhay mo is very important na, 'di ba? Lagay mo na siya sa something na beneficial, 'di ba? Yun yung sinasabi ko. Hindi ka na busy, mag-aaral ka, walang mawawala sa iyo pag ka nag-aral ka. Okay, next, ito yung tanong, may tanong sa akin kanina, 'di ba? Matanda na ako, pwede pa ba ako dyan? Ayan, yung mga tanong sa akin eh. Tanong sa Mnet, matanda na raw siya, pwede daw paraw ba siya dun? Diba? Bakit? May nakalagoy ba? CCNA for youngsters only. Diba hindi? Sa panahon ngayon, sa totoo lang ah, yung mga companies, they are always on the lookout for yung mga individuals na very motivated, tapos skillful. Kasi skills yung ano, skills yung labanan ngayon eh. Sabi natin sige. Eh ngayon mo lang na ngayon mo lang na discover sa sarili mo na may hidden talent ka pala sa technology. Ano ba 'yung mga pagbasa mo? Parang si Scott Morris, yung CCIE times 5. Si Scott Morris, medyo may edad na rin siya nung na-discover niya yung CCNA. Nung na-discover niya, parang bigla siya meron siya yung, tawag din yung biglang awakening, alam mo yun, yung dinatrap niya yung sisko niya ng 2 taon, nasa age siya nun eh, basta 2 taon, nakuha niya halos natin CCIE, biglang
nung nag-aaral naman siya, di naman siya ganun katalino. Tapos biglang all of a sudden, nakuha niya lahat yun. Diba? Kung ikaw magawa mo yun, kahit ano pang edad mo, eh, ano ka, kumbaga sa, ano, sa mga, mga companies, jowable ka. Diba? Napaka-jowable mo. Gusto ka nila. Diba? Make yourself irresistible. Irresistible. Tama ba? Irresistible. Oo. Yung hindi ka nila ma-resist. Kasi, hindi na nila titignan yung age mo. Kasi, ano ka, very motivated individual ka. Tapos, ang daming skill na kailangan nila. Diba? So, mag-aaral ka. Hindi porque mas maganda nga. Ako nga, ano eh, maganda pa nga sa atin, medyo may edad. Medyo may age siya tayo ng konti. Hindi na tayo masyadong bagets, diba? Yung mga hindi na masyadong bagets, iba na yung outlook natin sa buhay, diba? So, ibig sabihin, alam na natin yung priorities natin. So, pag nag-aaral ka, mas focused ka dapat, mas motivated ka. So, hindi siya, age is not an issue, especially sa panahon ngayon. Yun nga lang, kailangan mo talaga makapagsabayan ng skills sa mga bata, diba? So, yun yung kailangan mo. Pumantay ka. Kasi hindi na, ano eh, may batas na ngayon sa ano eh, diba? Sa age, diba? Eh, kung in-interview ka, nakita naman sa'yo ng HR, very jowable ka, diba? Tapos nakita ng technical interviewer, aba, very motivated to. Tapos ano, bright ka, diba? Patunayan mo, ito makukuha ka talaga. Kaya na ba, anong edad mo? Diba? May mga, ganon. So, yan yung self-doubt, diba? So, tanggalin mo sa sarili mo. And last na tumipigil sa atin, ano ba? Fear, diba? So, fear, anong fear? Yung ano, what others might think syndrome. Ayan, ako. Dami yan. Ano nasabihin nila, nag-aaral ako. Ako ganyan nga eh. Nag-aaral ako noon eh. Mga epal sa paligid. Nasabihin. Tadatan mo, aral ka ba na naaral? Yung tatay ko, isa pa yun eh. Ano ba yung lalo na aral ka ng aral dyan? Ano, dito ka na, magdegosyo ka na, dito ka sa akin. Ganun yung tatay ko. Yung sinusweldo mo dyan, pinapasweldo ka lang sa janitor natin. Joke. ganun talaga yung tatay ko. Ano, wala na siya sinabi kundi ano. Wala na sinabi kundi, aral ka ng aral. Ano ba yan? Nung makuha mo dyan, magnegosyo ka na lang dito ka sa akin. Mga ganyan. Ano, yung ano masasabihin nila kung nag-aaral ka? Tanda ko na, nag-aaral pa ako. Sabihin sa mga friends ko, mga friends mo na mahilig sa bar, diba? Bayaan mo sila, diba? Bayaan mo sila sa buhay nila kung kaya sila mag-isip, diba? Sa ano sa panahon ngayon, dati mo na iniisip ko, nung iniisip na pakalam ko sa kanila, diba? Ganun lang, bayaan mo sila. Hindi naman sila yung mag-i-improve ng buhay mo, ikaw. Alam mo yung mga yan, ano lang yan, mga balakid lang yan. So kung tinatawanan ka nila, edi so what? Kaya mas maganda mag-aaral ka muna pagsabi, para wala na sila sasabihin, pasado ka na lang. May mga major na step ka sa buhay mo, huwag mo na sabihin sa mga kamag-anak. Meron akong kaibigan ganyan. So ano siya, nag-try siya na pumunta na Singapore. Eh, mga kamag-anak niya, mga nega yung mga yun. Tsaka alam mo nung pagkakunukwento, yung mga nagdadasal ng masamang mangyayari sa'yo, may mga taong ganun. So huwag mo na sabihin, pumunta na siya sa Singapore, wala kang kakaalam, natanggap siya doon. Nung natanggap siya, tsaka niya sinabi, o di hinga nga yung mga, ano, yung mga what others, yung mga ano, mga sino-sino, di ba? So hayaan mo sila, kung ano man yung sinasabi nila, yan ang trabaho ng mga ibang tao, ihatakin ka pababa. So huwag kang magpahatak sa kanila, di ba? So ano ba, pakalam nila sa buhay mo, di ba? Yun yung palagi. At saka lagi mong tatandaan, yung mga takot, ang dami, ma'am, ano yun, natatakot kasi ako, baka magsak ako eh. Ma'am, natatakot kasi ako, panag-aaral ako niya, paano kung hindi ko kayanin? Mga ganun, eh ma'am, paano kung hindi ako pumasa? May mga ganun, di ba? Lagi mong tatandaan, eto, na narinig ko sa church ha. So sabi, you attract what you are most fearful of. Na ina-attract mo yung mga bagay na kinatatakot mo. So, lalo ka natatakot, lalo siyang nangyayari. Nagigets ninyo? So, pagka nag-aaral ka, huwag mo isipin na babagsak ka. Hindi ka ba nag-aaral? Babagsak ka na? Ano ba yan? Nagigets ninyo? Ikaw nagda-down sa sarili mo. Ano ba yun, Mari Joseph? Di ba? Kailangan, ano, be confident. Ako nung nagbo-board exam ako, nag-aaral ako sa board exam. Alam ko sa sarili ko na papasa ako. Alam ko na papasa ako. Kaya ako nag-aaral kasi pinagtatalunan lang dyan score. Ayan yung utak ko na. Alam ko na papasa ako. Nag-aaral ako kasi gusto ko maging top-notcher noon eh. Gusto ko bumawi sa may katamaran ko na talaga nag-aaral ako eh. So pasado ako. Alam ko sa sarili ko pasado ako. Kaya ako nag-aaral kasi pinatataas ko yung score ko. Yes, so ikaw,
Isipin mo sa sarili mo, alam mo papasa ka dyan sa CCNA, madali lang yung exam na yan. Bakit ka nag-aaral? Nag-aaral ka kasi nagpe-prepare ka sa technical interview. Huwag ka doon sa exam. Magkasi, madali lang yun eh. Papasa, nag-aaral ako kasi papasa ako dyan sa exam. Alam ko papasa ako sa exam. Diba? Si ma'am na nagtuturo sa akin. Alam ko papasa ako sa exam. Kaya ako nag-aaral kasi nagpe-prepare ako dun sa interview ko after kong pumasa. Naiintindihan nyo? Yun yung mindset. Gets? Ganun lang yun. Lagi mong tatandaan, you attract what you are most fearful of. Kung ano man yung iniisip mo, palagi mong tinatamaan yan. So kung iniisip mo na babagsak ka, sakit sa tenga, babagsak ka talaga, iniisip mo eh. Isipin mo papasa ka. Diba? Kung ano yung iniisip mo, tatamaan mo. Sabi nga nung trainer ko sa Muay Thai. Ma'am, yung Muay Thai, fit ako noon. Ano ba? Sabi niya, kasi minsan di ba pagka yung mga nagbaboxing, di ba meron silang mitts? Diba? So yung sa mitts, may bilog dun eh. Yun yung asintahin mo. Kunin na asinta mo, yun yung tinatamaan mo. Kasi kailangan mo nang isipin ng utak mo bago sumunod yung katawan mo. Gets mo? So pag nagba-basketball ka, ganun din, 'di ba? Nagba-basketball ka, nakatingin ka sa ring, 'di ba? Kasi doon mo tira yung bola. 'Di ba? Doon si shoot 'yun. 'Di ba? Kukuha ka ng ng kutsara, kakain ka na lang, titingnan mo. Kung iniisip ng utak mo yun yung gagawin ng katawan mo. So kung ang iniisip ng utak mo babagsak ka, ayun din gagawin ng katawan mo. Na-gets niyo? So kailangan palaging positive ka lang. Yung mindset mo palagi positive, 'di ba? So yung mga natatakot, yung mga may self-doubt, yung may mga fear, lagi mong tatandaan, you never know that you can unless you try. Hindi mo malalaman na kaya mo pala. Kung hindi ka hindi mo umpisahan, kailangan medyo malakas ang loob mo. Nag-guess niyo parang hanggat hindi mo tinatry, may kwento ako. Dati may ka-office mate ako sa call center. Kadalun? Ano kaibigan ko yun eh. Sikulat mga gwapito sa call center, nililigawan talaga siya. Hindi na ako nagtatrabaho dun. Nagkausap kami, after ilang years, ganun. Sabi niya, pupunta na siya Malaysia, ganyan. Tapos, may isa daw siyang ka-office mate, tagang sinusugid-sugid siya, ganun. So, nung nag-Malaysia siya, sumunod si ka-office mate, ang lakas ng loob. Ay lang niya. Yung ka-office mate niya, Diyos ko sana hindi niya ito pinapanood. Yung ka-office mate niya, guwapo pa si OG Diaz. Oo. Ang ganda nung ka-office mate niya, kaibigan ko na yun. Nagkatuluyan sila. Alam mo yung pag nakita mo, yung mga parang meme sa Facebook, yung patipong, ang ganda ng babae, bakit siya? Ayun. Oh. Ano difference nung asawa niya? Paano nangyari yun? Malakas kasi loob niya, tinry niya. Malay niya ba siya pala gusto noon kahit napakaganda nung kaibigan ko na yun, di ba? Minsan may mga tao naman hindi naman kagopuan talaga yung hinahanap. So di mo malalaman na ikaw pala yun, hinahanap niya, hindi ka mag-try. Ba, hindi mo alam na yung networking career para na yung CCNA na para sa iyo pala. Hindi mo kasi tina-try kasi napangunahan ka ng self-doubt mo tsaka yung fear mo. na gagets niyo. So marami pa ako yung may kaibigan doon. Ko yung kaibigan ko just agad-agad magaganda ba kaibigan ko, napag-iwanan lang ako. Nanggulat din ako, may sawa din siya. Hindi ka kupon, maganda din yun. So paano kayo naging paano nangyari? Nagkakilala sila sa LTO. Nag-e-exam sa driver's license. Kinalabad na siya lalaki, kamusta ka, ganyan. Tapos, ang lakas ng loob eh. Ang ganda nung kaibigan ko, di ba? Ay, kamusta ka, ang pangalan mo, kahit tayo, ganyan. Yung kaibigan ko naman, very friendly. Oh shit, nagkatuluyan sila. Alam mo yun, minsan kailangan mo lang ng lakas ng loob. Di ba? Kaya yung mga zero ang love life, parang zero knowledge ka rin. Okay lang yan, minsan. Lakasan mo lang ang loob mo. Mami, yung crush mo, di mo pa alam. Pwede pala. Anyway, okay na tayo dyan. So, tantanan mo yung self-doubt, fear, and procrastination mo. Kaya lagi mong tatandaan, yung mga nasa phase 2, tatandaan mo, yung study phase natin is more on motivation, focus, and determination. Yan ang kailangan mo dyan, di ba?
pag meron ka niyang tatlong yan, magbibristo ka dyan sa study phase na yan. Kailangan mo may determination ka, motivation ka, and syempre focus dun sa ginagawa mo. Sa kalakas lang ng loob, eh, tatanda mo, hindi, you'll never know that you can unless you try. Diba? Yun.